Sa ibang balita, may isang lugar sa Romblon kung saan ang mga unggoy ay mas marami pa raw sa tao. Problema po ang dulot nito sa mga residente, lalo't kinakain na raw ng mga unggoy ang kanilang mga pananim. Kaya may ordinansang ipinatupad kung saan pinapayagang hulihin ang mga unggoy. Ang kaso, ang ilang unggoy ay pinapatay na po. Babala, sensitibo po ang ilang video ang inyong mapapanood sa pagtutok ni Dr. Nielsen Donato ng Born to be Wild. May na-trap ulit na unggoy. Dali-dali kaming pupunta ngayon doon. Ayun, ayun! Oh my God! Nakita ko! Yun na yan! Naabutan namin ang isang unggoy na laslas ang leeg at nakagapos sa isang motor. This is too heavy for me. I don't blame the farmers. Iba yung sitwasyon nila eh. Dadalhin ang unggoy sa bayan para ibenta at karnihin. Biktima ito ng pagsisilo at pagtatrap. Sa parting ito ng Romblon, mas marami ang unggoy kaysa sa tao. Sinasabi ng mga taga rito na peste na ang mga ito sa kanilang pananim. Nung una, nung nakupras kami mga na, halimbawa, makasampung sako ka, mga sasako ng kupras, halos kalahati na lang, ang lima na lang. Lima na lang? Nasako, nakuha pa yung lima, wala na. Kalahati ang nababawa. Bukod sa trapping na pinapayagan sa ilalim ng ordinansa ng lokal na pamahalaan dito, may reward system din. 100 piso para sa bawat buntot na itinuturn over sa munisipyo. Inilapit naman daw ng LGU sa DENR ang matagal na nilang problema sa Banton. Nakatanggap nga kami ng complaint from the LGU of Banton Island. Nag-send kami ng team to conduct the assessment. Nakita nga ng team na yung secondary forest ng Banton Island is no longer enough to cater doon sa needs ng mga long-tailed macaque. Nauuna pa silang mag-consume yung hanap buhay ng mga tao. Wala kaming idea tungkol sa ordinance na ito. Hindi yun naaayon sa batas natin. Siguro, with the information, pwede naming pag-usapan muna to with our DNR regional offices and discuss it also together with the concerned local government unit. Ayon sa pamahalaan ng Banton, pinapanindigan nila ang ordinansang kanilang ipinatupad. Kung may inilabag man daw silang batas sa pagkontrol ng populasyon ng mga unggoy sa isla, handa raw silang sumunod. Pero sana raw ay dumating ang tulong matagal na nilang hinihingi. Tangin nilang hiling pang-unawa sa kanilang sitwasyon, lalo na't hanap buhay ng mga taga-Banton ang nakasalalay dito. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.